Yan guys, kung first time ka sa aking channel, my name is Polisya ko, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. Yan. Guys, i-explain ko sa inyo ngayon, step by step, kung paano magbayad ng bills. Especially, i-focus natin doon sa ating credit cards payment. Yun, diba? Kasi ang puntos ko dito, marami kasi akong nakikita na nagbabayad na nakapila, na naghahabol ng mga office workers o credit card holders na hindi pa alam to na yung ATM machine pala na gamit yung savings nyo ay pwede nating gamitin sa pagbayad ng ating mga credit cards. Yun. Kasi di ba pag banking hours, kung office hours ka sa lungat, dito, ang point nito, kahit before ka mag-office o after ka mag-office, pwede kang magbayad. At ito guys ang ginagamit ko. You know, alam mo guys, sa akin, credit card user din ako. 7 ang credit cards ko na may credit line na hindi ko nasasabihin. Ito ang subok na. Pero nagbabayad din ako ng mga sa bayad center. Pero yung selected cards lang. Alam kong bakit. Kasi advantage ako kasi nandoon ako sa supermarket. So, hindi na ako pipila. So, from time to time, titingnan ko lang kung walang pila. At free yun. Ito dito sa card, may kaunting charges lang. Mga 20 pesos siguro. Pero it's reasonable kung titingnan mo yung convenience. Yun. Kaya, kung first time ka sa aking channel, huwag kang mahiyang mag-subscribe at i-click ang bell button kung hindi mo pa na-click yan. At kung gusto mo itong aking information, ang content po pala ng ating batas ay bukod sa mga ganitong content, mga credit cards, payment at iba pa, at motivational, nakapokus din tayo sa criminal law o law, basic law, criminal law. Kasi yun lang po ang abot ng ating kakayahan ay tayo po ay isang kapag-aral ng criminal at license po tayo. Pero kaya pagdating sa criminal, wala po tayong doubt dyan. Kahit saan silipin dyan, pwede nating masagot yung mga katanungan nyo. Yung guys. Pero itong mga ganitong content, sinasama lang natin para sa mga convenient ng ating subscriber at ating mga viewers. Yan guys. excuse me. Ito, paano magbayad ng credit cards gamit ang ATM. So, ano, umpisa na natin. So, pero bago, ito guys, bukod sa ginagamit ko, bago ko ito ginawa, i-confirm nyo muna sa billers nyo o sa bangko nyo, puntahan nyo doon, kausapin nyo yung teller. Kasi ito ganun ginawa ko eh. For example, sa Metro Bank, pumunta ako doon. That time na nagbayad ako. Pero, hindi ako convenient kasi ang haba ng pila. Ay, naghanap ako ng ibang paraan. Tinanong ko, ma'am and sir, meron po akong savings. Paano ko ba? Pwede ba itong gamitin para ibayad sa kredito? So, tinuruan nila ako. Ito guys, sir, ganito ang gawin mo. Gamitin mo itong ganito. Diyan ka pumasok. Tapos yun. In the following billings, ganun ginawa ko hanggang tuloy-tuloy na. So, ginagawa ko to is more than 5 years na. So, wala namang pumapalaya. So, tapos sigurado lang yung kain mo. Okay? Ito guys, ibibigay na natin. Isa-isa na natin. So, sinamarize ko lang. Walang video guys ha, kasi medyo masilan yung pag-video doon sa ATM. Mga ulihin tayo ni Manong Guard. Bawal daw, bawal. Kaya, pero it makes to you a clarify na sinulat ko na lang step by step base doon sa actual kong ginagawa. Yun. Ito guys. Ang first requirements dyan, dapat mag-open ka. Mayroon kang saving. Siguro naman mayroon. Kasi may pambayad na nga eh. Yan. Mag-open ka ng savings at kumuha ka ng
ATM machine, ay ATM machine, sorry, ATM card sa iyong bangko. Yun. Katapos doon, may savings ka na, doon nyo iipunin o i-deposit yung what do you call this, pambayad nyo. By the way guys, sa pambayad, kung kayo ay ATM user din ng payroll, gamit din yung ATM nyo payroll. Kung yung pambayad nyo ay wala kayong kakayahang pumunta sa bangko, yung sa ATM din po i-bank transfer nyo po. Bank transfer. Oh, insert mo yung ATM payroll nyo. Piliin nyo yung bank transfer. And then, kung anong bangko, i-key nyo yung account number, amount na itatransfer mo. Yun, done. Yun na yun. Transfer na yan doon sa ATM savings mo. Guys, okay ba tayo doon? Nakuha. Yun. So ngayon, siyempre pambayad mo nga yun sa ano, punta naman tayo sa payment. Ayan. So guys, siyempre, ang una-una, may ATM ka. Step by step na to. Okay, nakuha. Number 2 is, i-insert mo yan doon sa ATM machine pag may time ka. Wala po yung oras. Pag gabi man o araw. At pagkatapos, piliin mo yung payment. Yung payment, credit, after nun, sundod mo credit cards category. Credit card category, siyempre, yung card name. Pagkatapos mo ng card name, kung anong branch na ng bangko mo, piliin mo doon. I-key-in mo yung card number. Parang account number yan. Card number. So kung BPI ang gamit mo, huwag pong yung card number na BPI. Yung customer number. Ang customer number po, makikita po yan sa itaas na kanan ng billing nyo or ng SOA nyo. Yan. Tapos, siyempre, yung amount, key-in mo yung amount na desire mong ibayad. 5,000, 10,000, 34,000. No? Kung magkano man yung billing mo. And then, pagkatapos nun, sabihin sa'yo, done. Lalabas na ngayon yung thermal papers or yung receipt ng transaction mo. Na nakalagay doon ang billers is kung ano yung bangko mo. Yun guys, malinaw ha. Sa mga katanungan po regarding yun sa pagbayad-bayad na yan, huwag po kayong mahiyang mag-comments at i-likes ang aking FB page para i-message. Achiever ang aking FB page or messenger. Yun guys. Okay, malinaw na po. O, hanggang sa muli, muling nagsasabi, kung first time ka sa aking channel, please subscribe and click the notification bells. And again, muling nagsasabi, hindi lahat ng pulis ay nasa presinto. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you again in my next video.